Okay, next. Ito lang ho para sa information. Sana may pakalat din ho natin ito. Medyo hindi ho ata kinakalat ho ng ibang LGU. Sana ho ay may pakalat ho natin ito, ha? Nilinaw ng Centers for Disease Control and Prevention na ang pagkakaroon ng side effects matapos magpabakuna ay normal lamang. Gayunpaman, maigi pa rin sundin ang... Ay, sabi nito isa, I don't hate China but I don't like my Chinese mother-in-law. Ay, nako. Lahat na tayo magagawa doon ba? Wala tayo magagawa doon. Pagkada mo gusto yung bunganga ng iyong mother-in-law. Health and safety protocols kahit nakatanggap na ng COVID-19 vaccine. May ulat si Sweden Velado Ramirez. Ayan, sabi ni Carmelita Sapico, Hong Kong and Taiwan are part talaga ng China. Sabi niya, papalapit na ang pagdating ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas, pero bago magpabakuna, mahalagang maintindihan kung ano ang epekto nito sa ating katawan. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, normal ang makaranas ng mga karaniwang side effect matapos bakunahan ng COVID-19 vaccine. Kung sa braso itinurok ang bakuna, maaaring makaramdam ng sakit at pamamaga. Posible ring magkaroon ng lagnat at makaranas ng pangangatog, pagkapagod at... Ayan o, pagka nabakunahan, no, normal lang ho yan. Medyo nangangalay-ngalay yung iyong kamay na babakunahan. Kaya dapat ito igalaw-galaw mo. Sakit ng ulo. Payo ng mga dalubhasang mula National Center... And i-exercise mo daw yung arms mo, itaas-taas mo. Kaya siguro doon mo naka-deodorant ka, ha? For immunization and respiratory... Uy, meron ako nahanap na deodorant na baking soda, ha? For your information, ha? Sorry, diseases ng Estados Unidos, patungan ng malinis na basang tela ang injection site o di kaya'y i-exercise ang braso para maibsan ang pananakit nito. Kung may lagnat, uminom ng maraming tubig at magsuot ng komportableng damit. Sandali! Bakit kailangan magsuot ng komportableng damit? Eh, paano kung gusto ko matulog na naka-boxer shorts lang? Anyway pala, eto ha? At gusto ko lang, interesado lang ako malaman. Kayo po ba magpapabaksin? Yes or no? At bakit? Sige nga ho. Sagutin nyo nga ho. Kayo ho ba magpapabakuna? Yes or no? At bakit? Okay? Kung kayo ba nagpabakuna na, sabihin nyo kung bakit kayo nagpabakuna. Kailangan ibigay ang COVID-19 vaccine sa pamamagitan ng intramuscular injection. Tatlong bahagi ng katawan ang pwedeng turukan ng bakuna. Sa braso, hita at Botox o puwet. Pag sa puwet, of course, I would choose a better... Tignan mo, sa puwet daw, kailangan mas mahaba yung... Ano, a longer needle. Sabi ko nga, yes or no at bakit? Pakisagot po yung bakit. Pag lang yes, no, yes, no. Yes or no or at bakit? Yes for added protection, sabi ni Diego Latigo, para pagka uminom daw siya, hindi daw siya magka-COVID ba? Kasi para mabypass ko yung taba. Kunwari, yung taba lang ng puwet ang tinamaan. Ah, ito, sabi ni Sa, not sure kasi senior na. Oh. Baka hanggang taba lang yung... Sabi ni Myra Rose, no, kahit libre, we'll wait in 2 years. Ayaw mo na muna sila mauna, no? Yes, para iwas tigok, sabi ni iba, oh. Aabutin ng needle ko, so hindi maging effective yung gamot sa kanya or bakuna. So kailangan, I'll make sure matatamaan yung muscle niya. Paalala naman ng medical expert na si Dr. Richard Mata, huwag pa rin kalimutan ang basic health and safety protocols kahit mabigyan na ng COVID-19 ang bilis vaccine. Ng comment. Ayan, hindi ayan ko ibig sabihin na nabakunahan ka na, hindi ka na magmamask. Pointless yun, no? Even Pfizer ang binigay sa'yo, even Moderna, magmamask ka pa rin. So kasi kailangan yung combination ng effect ng bakuna plus yung inyong protocol to achieve a decrease on the cases. Midnight Crescent, paki ano nga yung link po, hindi ko po nakita yan. Sweden Velado Ramirez, para sa bayan. Ayun. Si Gemma Rodriguez, so ayan, basahin natin. I completed my... Naku po, hindi ko na nabasa. Ang bilis-bilis ng takbo ng buhay. Yes, sabi niya. I completed my Moderna shots 2 times. I got severe reaction on second dose but it's worth it because I'm a nurse and... Oy! Oo nga. Tama ka. Ah, kaya pala marami palang oo nga, no? Thank you, ha, Madam Gemma Rodriguez. Kaya pala marami hong nagsasabi dito na nabakunahan na sila kasi nurse pala marami rin sa ating kababayan. Oo nga. For safety. Pero ako talaga gusto ko sana Sinovac, eh. Kasi maganda yung nabasa ko nun sa Sinovac, eh. Ha?
At least hindi man, kunwari, hindi man siya 100% effective, eh at least magkaroon man lang ng konting protection ba, di ba? Ang importante naman, kasi o lagi nating paalala ho ah, iba yung 100% effectivity rate at iba rin yung 100% na safe. Kasi namimix natin minsan yun eh. Kasi sabi nila, ay 90% lang yan, safe yung ano, yung Sinovac. Ah, hindi ho. 90% plus, ha? I'm not sure kung ano yung eksakto, 91 o 92. 90 plus percent yung effectiveness. Ibig sabihin yung effect, yung ikaw ba yung hindi na magkaka-COVID o magkaka-COVID, yun yun. Okay? Pero in terms of safety, 100% po ang safe ang vaccine once inaprubahan ng ating FDA. Okay? Malinaw po yun, ha? Iba po ang effectiveness sa safe. Pag inaprubahan po ng FDA natin, safe po yan. Hindi man ganong 100%, abay malaking bagay na rin ho yun. Sa tingin ko lang ho, ha? O, ito si Ophel Tandok. Yes, Sinovac dito sa Dubai. Nakadalawang dose na vaccine na ako. Ang taray, ha? So, madam, lumalabas-labas na kayo dyan. Makain-kain na kayo ng, dyan sa Dubai. Meron ko kinakainan dyan yung kinakainan tsaka yung juice, yung maraming ano, prutas sa store nila. Namimiss ko na yun. Sputnik. Hindi kaya ka makulong yan. Joke lang. Sputnik daw, sabi ni Rama, 92% effectivity. Banat Consi Vlogs. Yes, kasi sa Office of the President ako nag-work. Ay, taray. Sang Office of the President ka nag-work? Diri sa Pilipinas o doon sa ibang bansa? Sabi ni Cannonberg, oh, no, masyadong minadali itong vaccine. Antay mo na ako ng 5 taon. Para mahirap magtiwala sa mga bagay na ni Rush. Lalo na ang vaccine, oo, lalo na pagka yung pag-ibig ni Rush. Yung sasagutin mo kaagad yung jowa mo na sinabi sa'yo. Mahal na mahal kayo, bibigay ko sa'yo yung lahat. Mapaibig lang kita, ganyan. Diba? Yung mga jowang ganyan. Tapos ni Rush mo, ay, mahal na mahal niya na ako. Mahal na mahal na ako. Tapos yung sinuko mo na ang bandera ng Pilipinas, eh, bigla kang, alam mo, kasi it's not you eh, it's me. Yung mga ganung hirit na mga jowa, ano, biglang may problema na sila sa buhay nila, eh, gusto ka lang palang iwan. Ganun lang kasimple yung mga yun eh. Jeric Arbinante, salamat po. Yes, para makauwi na ng Pinas. Bakit hindi na ako makachat? Rachelin Robinson? Yan, nakakachat po kayo, madam. Sa akin, okay lang naman kung minadali. Basta safe. Basta sabihin talaga ng ano ha, ng otoridad na safe. Pag hindi safe, abay, ayoko. Pag sinabi ng, sorry ha, kung hari sinabi ng authority na mga ano, ang safety lang niya, mga 80%, 70%, may 30% na matigok ka. Ayoko na. Pero safe naman eh. Aiming the Great, what's up? By watching from State of Ton, Washington, USA. Oh, yan ha. No, kasi useless daw, sabi ni Daniel Nicodemus. Sabi ni Gemma Rodriguez, the reaction I got is worth all the reaction because I got co-nurses who got really sick with COVID and having complications from virus. 36 hours of chills and... Oh. Ito, maganda yung komento nito ni Nomar Bitrena. Fake news ang Chinese sinakop ang Philippines. Americans are trying to control our country. Pulsing Philippines to have hatred against China. What do you think of that? Oh, ito na, pag-usapan na natin. Bago muna yan, ito muna. Meron, ito, napakagandang news na ito. Ito, corner dito si Velasco. Sinusulong ngayon sa kamera ang muling paglalaan ng pinansyal na tulong sa mga kababayan nating pinaka nangangailangan. Ang panukalang cash assistance tinatayang aabot
sa 1,500 piso kada tao o 10,000 piso sa bawat pamilya. May ulat si Daniel Manalastas. Dahil marami pa rin apektado sa trabaho, dulot ng COVID-19 pandemic, isinusulong na naman sa Kamara ngayon na magkaroon ng cash assistance para sa mga Pinoy na umaaray pa rin sa epekto nito. Naghain ng panukalang batas sina dating House Speaker Alan Peter Cayetano at kanyang mga kaalyado. Sa ilalim ng House Bill 8597, pwedeng makatanggap ang kada individual ng cash assistance na 1,500 pesos. O di kaya naman 10,000 pesos kada pamilya. Prioridad na makatanggap nito ay ang mga mahihirap, senior citizens, persons with disabilities, solo parents at ang mga nawalan ng trabaho dulot ng pandemic. Kasama rin ang mga medical frontliners at marami pang iba. Damay din dyan ang mga freelance workers, driver ng pampublikong sasakyan, maliliit na negosyo, mga magsasaka at mga sub-minimum wage earners. Sabi ng mga mayakda, kahit kilala na ang mga Pilipino sa resiliency, kailangan pa rin ng tulong upang makabawi. Sa ilalim ng bill, pagkukunan ng pondo ang unprogrammed funds at savings mula sa budget ng nakaraang taon, pati na ang pambansang pondo sa kasalukuyan. Pwede rin daw pumasok ang gobyerno sa panibagong utang. Ipapamahagi naman ito ng DSWD. Sinubukan namin kunin ang panig ng kagawaran pero hindi pa sila naglalabas ng pahayag. Para kay Wenceslao na isang tricycle driver, malaking bagay kung makakakuha sila ng ayuda. Hirap pa rin daw ang buhay ngayon. Buti na lang nakakaraos daw dahil minsan ay sumasideline siya bilang electrician. Yung iba nga nakakadoble-doble, kami isa wala eh. Ang iba naman, hindi pa rin makahanap ng trabaho, kaya malaking bagay raw kung may cash assistance mula sa gobyerno. Eh, hindi pa natin alam kung kailan pa ito matatapos. Siguro matagal-tagal pa. Eh, hindi naman tayo makapag-apply ng trabaho ng basta-basta kasi yung mga ibang kumpanya, nagbabawas din ng tao eh. Tinawag na Bangon Pamilyang Pilipino Assistance Program ang panukalang batas. Daniel Manalastas para sa Bayan. Palakpakan! Salamat, Danjet the Queen. Alam nyo, maganda ito eh. Ito, nakikita ko ito sa tingin ko. Napakaganda nito. Isipin mo, itong BTS, itong, di ba, yung back to service na grupo ni Cayetano, eh, nagano, nagpasa ng batas na kung saan eh, magkakaroon ng 10,000 na cash assistance sa mga kababayan natin. Okay? Ang ganda ho niyan. Totoo lang. Teresa, maraming salamat. Uy, alis muna daw siya, oh. Salamat po, Madam Teresa. At ang napakaganda ho niyang suggestion o sabihin na natin na yung bill na ipinasa nitong mga kasamahan ni Cayetano, itong grupo nila. Okay? At sabi ko nga eh, bakit naman kayo ang nakaisip niyan? Bakit hindi yung mga nasa lead, mga na leadership natin dito sa Kamara? Bakit hindi itong mga sabi natin mga mayayabang na barkada nito ni ano ni ng kanilang speaker ang nakapag-isip niyan? Ano ang iniisip nila? Ano ba ang ginagawa nila ngayon? Itong grupo nito ni Cayetano, ang ganda ng naisip kasi oh, bakit? Kasi alam natin na nagmamahal ang mga baboy, nagmamahal ang bilihin, marami nawawala ng trabaho, which is true naman talaga. I mean, hindi naman natin mapapagkailayan. Lahat ng bansa sa buong mundo ay nahihirapan at apektado dito sa pandemya. Kaya itong bill na ito o itong pinapasa na ito ay malaking maitutulong nito. Kahit ba sabihin natin 10,000 lang yan, pero sa mga mahihirap, malaking bagay ho yan. Tandaan natin na hindi naman po basta-basta pwedeng magbigay ang executive branch ng ganun-ganun na lang na hindi nakaalat sa pondo. Ang para makapagbigay ang DSWD, eh maganda ho na mismong ang kamara ang nagpasa. Okay? Eh nakikita nitong BTS na ito, itong grupo nila Cayetano, na uy, sandali, nagmamahal ang mga presyo. Pahirap pa tayo ng pahirap, tulungan uli natin ang mga kababayan natin. O diba, ang ganda. Ang tanong lang, yan ba ay iipitin ng grupo ni Velasco o ipapasa nila yan at ipapasan tabi nila ang politika? Yan ang tanong dyan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi pag ipinasa na nila yan,
Isipin nila ay credit ito sa grupo nito ni Cayetano. Sa grupong BTS nila Mike Defensor, nila Chicoy Alvarez, 'di ba? Magiging sa kanila ang ano, ang credit niyan, iisipin. Pero kung ikaw naman ay matured. Ha? Kung ikaw ay matured, eh nasabi nga ni Congressman Mike Defensor, eh nabanggit nga daw ni Velasco na siya ay immature lang. Pero kung ikaw ay matured, isasantabi mo yung sino ba nagpasa niyang bill na yan? Kaninong grupo ba yan? Sino ba yan may gusto niyang akda na yan? O sino may akda niyan? Eh isasantabi mo ngayon yan. At tahayaan mo na, oo, tama, tulungan natin ang mga kababayan natin at tulungan natin sila. 10,000 lang yan pero malaking bagay na ho yan para sa kanila. Diyan natin ngayon malalaman kung itong si Velasco ay isasantabi ang politika at magiging matured o paiirali na naman niya yung pagiging immature niya tulad ng sinasabi ni Congressman Mike Defensor. Oh. Diyan natin malalaman yan. Ako! Velasco, yan ang challenge sa'yo ha. Aba, una-una nga, dapat ang nakakapag-isip niyan, ikaw. Ikaw ang leader eh. Ikaw ang leader na mga representative ng taong bayan. Ikaw ang leader, ikaw ang speaker. Dapat ikaw ang nakakaisip niyan at hindi yung iba. Eh bakit may iba pang nakaisip, hindi ikaw? Eh sige na nga, kahit hindi na ikaw makaisip, i-ano mo na lang, i-approve mo na lang, paspasan nyo na lang. Yun na lang ang hinihiling natin. Paspasan nyo na lang yan para matulungan yung mga kababayan natin. Pero, sana lang po ah, Speaker Velasco, sana naman wag munang pairalin yung pagiging immature ha. Ah, nasabi ni Congressman Mike, ah, hindi ako nagsasabi niyan. Sige, sabi ko mismo yung galing kay Congressman Mike na sinabi mo daw, immature lang. Kaya wag mo naman sigurong pairali ng pagiging immature mo, di umano. Dito, sana ho, sana lang ho, ah. Wag mo, isang tabi niyo muna kung kanino galing niyan. Yung idea na yan, kahit hindi galing sa'yo, isang tabi mo muna, boss. Isipin mo muna yung taong bayan. For once. Just for once. Isipin mo muna yung taong bayad na... Kasi ano eh, alam mo, kaya dati nagustuhan ng tao yung mga congressman natin nung panahon nila kaya Tano. Kasi nakita nila, aba, working yung congress natin. Pag may kailangan, bigay. Ay, yung attentive ba, yung... Hindi mo na kailangan... Kasi ito eh, nakakalimutan kasi nung iba. Ito ha, para lang sa kaalaman natin ha. Marami yung mga Pilipino... Pag nahihirapan, ang sisi gobyerno. Ganun kaagad. Hindi nila alam na ang gobyerno ay may tatlong branches. Hindi o basta-basta, oy, gobyerno kami, executive. Mami, bigay na lang kami ng pera. Bigay na lang namin sa inyo lahat. Hindi o si Willie Revillami ho yung gobyerno natin na anytime niya trip magbigay at kailangan magbigay sa taong bayan, mamimigay lang, oh, ito na pera, oh, ito na tulong. Hindi o ganun yun. Meron ng prosesong sinusunod dyan na hindi basta-basta mamimigay.